Isang tripartite agreement ang nilagdaan sa pagitan ng Energy Regulatory Commission, Iloilo City Government at More Electric and Power Corporation na nagsusulong ng paggamit ng renewable energy resources na magbibigay daan sa pagbaba pa ng presyo ng kuryente. Sa ilalim ng kasunduan ay mag-iestablisa ang More Power ng one-stop shop na nag-aalok ng renewable energy technologies gaya ng net metering at distributed energy resources na maaring pagpilian ng mga consumers. Ayon kay More Power President at CEO Roel Castro, ang kasunduan sa pagitan ng ERC at Iloilo City ay bilang pagsuporta sa target ng pamahalaan na mabawasan ang greenhouse gas emission sa pamamagitan ng paggamit na ng renewable energy resources. Naging epektibo anya ang kanilang kolaborasyon sa lokal ng pamahalaan sa nakalipas na 3 taon. Sabi ni Castro, bilang unang kumpanya sa Visayas na nakipagkasundo sa pamahalaan, patunay ito na malakas ang kanilang commitment sa gobyerno at sa mga customer. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Mona Lisa De Malanta na sa ilalim ng kasunduan, ang ERC ang siyang magbibigay ng technical at regulatory expertise, kabilang dito ang pag-streamline ng documentary submission, installation, payment at permitting processes ng net metering at DER. Palalakasin din ng ERC ang information drive para mas lalong tangkilikin ng mga electric consumers sa Iloilo City ang renewable energy. Nabatid ng Iloilo City ang 2 lamang sa mga pilot local government unit partner ng ERC para sa net metering at sa kanilang Greater Renewable Energy Program. Sa panig ng LGU, hinimok ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga residente, partikular ang mga maliliit na negosyante na lumipat na sa paggamit ng renewable energy para sa tiyak na pagbaba ng kanilang energy consumption. Tiniyak din ito ang promosyon ng green practices sa Iloilo City sa pamamagitan ng paggamit pa ng solar panels. Sa inisyal na paglulunsad ng programa ay nasa 72 qualified users na ang naisyuhan ng Certificate of Compliance ng ERC para sa net metering program sa Iloilo City at inaasahan na madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.